Oh, yan yung mga common objective. Wala akong time, busy. Normally, yung mga nagsasabing busy, walang time, hindi masyadong na-convince. Kaya ang lusot nila, wala akong time. Ako, sagot ko dyan, okay lang kahit wala kang time. Ikaw yun, maghanap ka, wala kang time, ikaw yun. Pero hindi lahat ng kaibigan mo, busy at walang time. Kahit busy ka sa InGlobal, pag natutunan mo yung leverage, pwede pa rin lumaki ang network mo. Ibag mo lang sa akin yung mga kaibigan mo. Minsan, may ganito akong downline eh. Prospect. Busy ako dyan. I-invite ko pa lang, ha? Wala pa presentation, invitation pa lang, busy na. Opisina ko. Sabi ko, sige, bro, busy ka pa na. Labas ako ng papel, tsaka ballpen. Bigyan mo na ako ng tatlong kaibigan mo na gusto kumita ng 30,000 part-time. Tatlong kaibigan. Tapos nakaganyan ako sa board. Sabi sa akin, huwag magal ka rin. 30,000 naman. Hindi, may time ako sa web. Music na yun. Hindi ko pa napapakita, wala na daw time. Na-join na. Na-join na. Ano ba ito, na-in-love? Na-join. Na-involved na before, walang nangyari. Sa English, past failures do not determine future success. So, pwedeng wala nangyari noong karaan, pero hindi ibig sabihin wala nangyari noong karaan, wala ang nangyayari sa'yo this time. Malay mo, baka hindi lang ikaw tugma dun sa grupo mo nung una, malay mo this time, mas timing. In fact, ang dami mga pagbabago sa InGlobal ngayon. Ibang-iba na ang InGlobal ngayon. Yes! Yun yung mga objection na pwede mong sabihin. Pag sabi niya, ano yung mga pagkakaiba? Yun ang kailangan mong malaman. Eh dapat sumama ka sa akin sa opisina. Pero sa loob-loob mo, wala naman talagang pagbabago dito. Okay? Maaaring wala ka nag-join kasi maraming reason niyan. Pag-join mo, baka naman hindi ka masyadong nag-guide kasi maraming mga distributors misguided. Pangalawa, baka naman may factor din na hindi ka masyadong nag-active. This time, we will do this right kasi ang upline ko, isa na sa mga experts sa industry. Malayo ang office, hindi mo naman kailangan mag-office eh. Pag natutunan mo ang online marketing namin, kahit nasa bahay ka, pwede kang punin. Malayo, pero sa loob-loob mo, mas malayo. Hong Kong, Saudi, Kuwait, mag-abroad, ito nasa EDSA ka, tatawid ka lang, hindi mo magawa. Pero huwag mong sasabihin. Pagpeterahan ka lang, well, hindi totoo yan because yung investment na ibibigay mo, number one, may kapalit na value for money. So, hindi nila pakikinabangan yung pero. Pangalawa, ang InGlobal, bago pa tayo mag-join, billion peso company na. So, hindi na nila kailangan ng pera natin. Tayo may kailangan ng pera nila. Binibrainwash ka lang. Totoo yan. Totoo yan, binibrainwash. Binibrainwash para isa kay bubuti ng buhay. Dalawa kasi pagbibrainwash, isang negative, isang positive. Dito brainwash ako, paano? Dati mahihayin ako, binrainwash, makapal na mukha ko ngayon. Dati wala akong tiwala sa sarili ko, binrainwash ako, grabe. Grabe na tiwala ko sa sarili ko. Dati wala akong pangarap, brainwash ako, nagkapangarap ako. Kaya sama ka na bro, magpa-brainwash tayo. Ha? Wala nang maimbitahan ako. Hindi ka pa nag-join, maniwala ka sa akin. Meron na akong mga maiimbita na idudugtong ko sa'yo. Ganun kadami ang pwedeng maimbita. Pag sinabi niya sino, mag-join ka muna. Hindi magaling sa sales. Mas gusto kayong hindi magaling. Kasi yung magaling sa sales, may sarili ng sistema. In fact, alam mo yung mga gagaling sa sales, yan yung number one hindi nagtatagumpay kasi dinadala nila sa InGlobal yung experience nila. Eh dito ang kailangan, yung walang experience, kakalimutan mo. Kaya mas bagay sa'yo ito kung wala kang alam sa sales. May sagot lahat eh. Wala talaga, hindi talaga lulusot yan mga yan. Pyramide, nasabi ko na kanina. Sa pagkakapresent lang yun, bro. Pero sa illustration, purposes lang. Pero the truth is, hindi. Kasi dito, kahit ngayon ka lang nag-join, dahil mas high-tech na ngayon, meron ng social media, mas malaki pa yung pwede natin kitain kesa sa mga nauna sa InGlobal. Okay? Di magaling magsalita. Yan din yung sagot dun sa di magaling sa sales. Di ka magsasalita eh. Copy-paste lang sa online marketing. Copy-paste. Inbox, tatype mo lang. How are you? Di ka magsasalita. I'm your new friend. Di ka magsasalita. Hindi ka na. O, i-drawing nyo ulit. Pabaliktad. Wala akong pera. Sabihin mo, totoo yan. Ako nung nag-join, wala rin akong pera. Pero kung hindi natin gagawa ng paraan na magkapera tayo, lalo tayo hindi magkakapera.
pag-ibig na lang pakita ko sa'yo, hindi kailangan ng pera dito. Ang kailangan dito, paraan. Ang problema kasi, kung wala ng pera, wala kang paraan, kahit saan di ka na pwede. Kaya tinutulungan lang kita, walang iakas. Mahihain ako. Sabihin mo, okay lang yan. Kahit mahihain ka. Kung 1,000 kayong mahihain, network pa rin ang tawag sa inyo. Mahihain ka. Yung na-recruit mo, mahihain. Lahat yan, ikaw naging 1,000 kayo. Tapos nagkakape lang, mahihain nagkakape, kumikita ka pa rin. Ako nyo? Yes. Ano ang sagot? Ikaw mahihain, pero hindi lahat ng kaibigan mo mahihain. Yes. Ikaw walang kakilala. Eh, paano yung kaibigan mo? Lintik, ang daming kakilala. Ikaw mahihain, pero yung kaibigan mo kapal na mukha, lahat na masalukong sa palengke, nire-recruit. Eh, kung makachamba ka. So, ano tawag sa'yo? Mahihain global ambassador. Ha? Mahirap yan. Well, di kita... Siyempre, di kita loloko eh. Mahirap talaga to. Pero for me, ang prinsipyo ko, di bali na ako mahirapan kung pakikinabangan ko at ako, di bali na ako mahirapan kung ako makikinabang. Ang mahirap sa lahat, yung pahihirapan na iba nakikinabang. Parang sa trabaho mo eh. Dahil yung reklamo kanina sa trabaho mo, di ba? Sino nakikinabang? Yung boss, yung mayari. Dito mahirapan tayo, hirap mag-recruit. Pero sa totoo lang, tayo naman ang makikinabang. At lahat ng may value sa mundo, pinahihirapan. Yes. Oo. Hindi yan magtatagal. Bro, 12 years nang eh. Sinabi sa akin yan, 8 years ago, hanggang ngayon nandito. Bukas kami ng bukas sa bansa. Ang hindi magtatagal, yung nagsasara ang branches sa iba't ibang bansa. Kami bukas kami ng bukas. Tsaka tignan mo, narinig mo na to dati. Hanggang ngayon nandito pa rin, parang aninong sinusundan ka. Nag-invest kami, oh. Manufacturing facility, nag-invest kami. Office sa Cebu. This February 16, mag-open kami sa Hong Kong. Bro, kung hindi tatagal to, hindi magbubukas ang mga may-ari ng factory at magpapatayog ng building. Ayaw ng asawa ko, iwanayan mo. Ayaw ng asawa ko. Kausapin natin. I get your point na you cannot decide on your own. Let's sit down. Alam mo, pinakamagandang kwento niyan? Si Sir Arnel Limpin. Si Sir Arnel, negative siya noong una, pero nung nakumbinsi siya, ang number one negative, yung wife niya, si Annie. Eh si Annie, manager ng ano yun, department store sa SM. Talagang strong ang personality. General's daughter pa. May kaya. Alam mo yung ginawa nung upline namin ni June? Sabi niya kay Arnel, takusan mo sa akin, wife mo. Naintindihan kita na, siyempre, yung wife mo, negative, tsaka hindi mo pa naman ma-explain eh. Naintindihan ko yun kaya, kasi baka negative siya dahil hindi niya lang maintindihan. Which is the common, big sabihin ka, hindi mo nangyayari. Normally, negative yung partner kasi hindi niya naiintindihan. Ano mo ginawa nung June? Kinausap yung wife ni Sir Arnel. Yossi yung wife ni Sir Arnel. Yossi rin yung June. Yossi al sila talaga. Alam mo, to cut it short, nung naiintindihan ng wife ni Arnel, nung naiintindihan ni Annie, una pang nag-resign sa trabaho si Annie kesa kay Ate. Kaya ikaw, malakas ang loob mo dapat, kausapin. Narin, no, baby mo, baka ayaw ng asawa. Kausapin natin. Huwag yung ayaw ng asawa mo. Sige, huwag na bro. Sorry ka na lang, under ka pa rin. Huwag na lang. Kausapin nyo. Nagets niya ako? Yes. Ipaliwanag nyo. Ang dialogue namin lagi sa ganyan, sa partner, sa parents, or resident, sa girlfriend, or whoever, yung kinakausap namin. Pag closing na, ganito lagi yung script namin. Alam nyo, alam mo yung wife mo, o yung husband mo, sipag-sipag. Daming pangarap, grabe. Kaya ako gusto tulungan. Kasi masigasig, nakita ko yung character niya. In fact, napaka-unique niya kasi. Sa lahat ng mga downlines ko, siya lang yung gano'n. Kaya ako gusto tulungan. Pero kung may taong unang tutulong dito, dapat hindi ako. Dapat ikaw. Kasi, asawa ko siya, ako hindi ko siya kaano-ano, pero willing ako yun. Alam mo, pag ginagamit ko yung script na yun, nagbabago talaga yung itsura ng kausap ko. Talaga lumalab ko. Kasi para mong kinuha yung puso niya, tapos kinanyan ganyan, tapos naman. Kasi ang layman's term nun, walang yata, hindi ko ano-ano to. Kung tinutulungan mo to, mas lalo mong tulungan, visit ka pala yung asawa mo nun. Pero hindi ka na lang gagawin mo. Maganda. Nag-guess niya ako? Yes! Semantics yan, yung tamang paggamit ng words with emotions. Nag-guess